Mga sir, ang ating Philippine Navy nga po ay nagbasa ng isang wish list sa kanilang hanay sa headquarters nitong lamang nagdaang taon. Ito nga po ay sa kanilang desired force mix na magbibigay sa ating bansa ng credible defense sa kaninumang magtangkang sumalakay sa atin. Yan ang ating pag-uusapan ngayon, kaya stay tuned na naman pong muli at samahan nyo na naman ako sa panibagong balita natin ngayong araw. At kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, ay mag-subscribe na po kayo at pindutin ang bell button para lagi po kayong ma-update sa mga latest kong upload. Sa nangyayari nga pong tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas nang dahil sa teritoryo sa West Philippine Sea, ngayon ay binulgar nga po ng ating Philippine Navy Chief na si Vice Admiral Carlo Bacordo hinggil nga po sa kanilang desired force mix na gustong makuha under sa revised AFP Modernization Program. Mga sir, ang ating Philippine Navy nga po ay nagpasa ng kanilang desired force mix. Ibig pong sabihin nito, mga listahan ng kanilang mga asset na gustong makuha sa ilalim ng nangyayari ngayon na revised AFP Modernization Program na matatapos sa taong 2028. Sa kanilang desired force mix nga na pinasa sa headquarters ay nakasaad dito na gusto nilang makuha ang mga sumusunod na mga naval asset tulad ng 6 units na anti-air frigates, 12 units na anti-submarine corvettes at 3 submarine po mga sir. Kung iisipin po natin, lahat ay 21 units na mga major asset ang kanilang gustong makuha under po sa revised AFP Modernization Program. Napakarami nga po nito kung ating iisipin at napakalaki ng boost ito sa combat capability ng ating Philippine Navy kung lahat ito ay makukuha nila. At base nga po sa kanilang isinumite sa HQ ay hindi lang 2 kundi 3 units na submarine po mga sir, which is napakagandang pakinggan ito. Ang Scorpion class submarine nga ang isa sa pinaka-popular na submarine class ang gustong makuha ng Philippine Navy at kamakailan lang ay nagkaroon na nga ng high level meeting sa pagitan ng 3 partido upang buo ang submarine force ng Philippine Navy. Wanawa nga po mga sir dahil ito ang magiging pinakasandigan ng ating depensa sa West Philippine Sea. Hanggang dito na naman po tayong muli. Maraming salamat po talaga mga sir sa inyong panonood at suporta sa aking channel.